A la memoria de los presbiteros, Don Mariano Gómez, Don José Burgos y Don Jacinto Zamora, ejecutados en el Pasibulo de Bagumbayan el 28 de febrero de 1872. Tengo derecho a dedicar a mi trabajo como a víctimas del mal que trato de combatir. Sirvan estas páginas como tardía corona de hojas, secas sobre vuestras ignoradas tumbas, y lodo aquel que sin pruebas evidentes ataque vuestra memoria, que en vuestra sangre se manche los manos. Rapido, habulin ang dalawang yun! Kailangan na natin dito makatakas ni Nung Ibarra. Minisip akong paraan, magpalit tayo ng damit. Bakit naman? Para malito sila, para isipin nila na ako si Nung Ibarra. Huwag ka naman ikay magpahamak, Elias! Huwag ka naman kalala, ako nang bahala dito. Tumakas ka na. Ayun, Senyor Ibarra, papunta ng dagat! Kala mo siguro hindi kami sundalo, Senyor Ibarra. Buenos dias a todos ustedes, Doña Victorina. Kapitan, alahati lamang ang tagpo ng ating makina. Pwede ba natin bilisan? Kung ating bibilisan ay malalagos naman tayo sa may palayan. Mangyari may walang malawak na lawas sa lupang ito. Ang lunas ay napakadali. Ewan ko ba kung bakit walang nakakaisip na kahit na sino man nito. Magbukas ng bagong ilog na gawa sa kanal at sarhan ang Pasig ilog, ang dating Pasig ilog. Ayun natin kasi mo. Saan ka kukuha ng sapat na pulo para pabayad naman ang dagaya? Di na kailangan doon, Kustodyo. Ang pangkat ng mga bilanggo na lang ang gagawa. Ngunit walang sapat ng mga bilanggo. Kung gayon pa man, hayaan natin ang mga mamamayan na magtrabaho, bata man o matanda. Ngunit kaguluhan lang ang bilanggo. Nga kaguluhan? Oh, Basilio! Magandang umaga, ikaw pala kapitan. Kamusta na pala ang binubuo ng akademya ng wikang Kastila? Mabuti naman po, nakahanda na po ang mga guro at paral ang gagamitin. Mukhang hindi matutuloyan kasi, di ba, tutol si Padre Sabayla? Ngunit, rinigaluhan na ng dalawang kabayong kantano ang general at nangako siyang tutulungan niya kami. At sana may kukuha ng pundo. Mag-aambag ang bawat isa sa amin at ang kagamitan ibibigay namin sa mayamang si Makaray. Mabuti naman kung ganon at sana magtagumpay kayo sa iyong plano. Oh, paano? Puno lang sa taas at may kailangan pala akong gagawin. Sige po, Kapitan. Mukhang nagkakatuwa kayo dyan. Pwede ba akong sumali? Ayos lang, Senyor Simon. Ikagagalak pa namin. Pero, baka gusto niyo akong saluhan ng serbesa. Doon tayo uminom. Maraming salamat, Senyor Simon. Ngunit di kami umiinom ng alak. Umiinom ng alak? Sabi ni Padre Camora, masama daw ang puro tubig lang ang iniinom. Ipabatid mo rin kay Padre Camora na kung tubig na lamang ang kanyang iniinom kaysa sa alak, mas gabubuti ng lahat. Namin na ang tawag sa aming mga Pilipino ay tubig at ang mga Kastila naman ay apoy. Alam nating lahat na ang pumapatay sa apoy ay tubig. Ganun ba? Kailan naman mangyayari ang kababalaghang ito? Ito'y hindi kababalaghan, Senyor Ibarra. Ito'y batas ng kalikasan. Bueno, pwede namin. Parang napakatapang mo sumagot kay Senyor Simon. Siya ang kayumanggiing kardinal at ang matalik na kaibigan ng Kapitan General. Ganun ba? Anak, sa susunod na karawan mo, maaari ka nang magsuot ng saya. Talaga po, Itay? Oo.
po. Lesporo, mabuti nandito ka. Magandang hapon, Padre. Anong maaari kong may paglingkod sa iyo? Kailangan mo magbayad ng buwis, 200 piso. Sinasabi mo bang magbabayad ako ng renta sa sarili kong lupa? Sapagat ikamaligan ang pabayad ng buwis sa nakarang 13 taon. Ngunit nililimusan ko ang mga pulubi upang maiwasan ang kalayaang pamimerwisyo. At ngayon kung magbayad, abay mapipilit ba nila ako? Ito'y naiibat dahil sa iyong pagpapadaya. Ibig sabihin lamang ito, wala kang karapatan sa iyong sariling lupa. Dati maliit na halaga lamang yan. Ngayong 200 piso na, abay napakalaki naman. Akin na itong lupa. Hindi sa korporasyon. Nako! Ah! Itay! Itay! Ngayon ang lalaking iyan at gawin niyo ang kawal. Nang 200 piso ang hinihingi ng aming pinuno kung hindi mamatay ang iyong kapatid. Tagal na panahon ng ang huling punta ko rito. Naalala ko pa rin ang mga pangyayari. Sariyo pa lahat sa aking isip. Parang kailan lang ang sakit na sinapit ko. Ginoo, maaari ko ba kayong tulungan? Anong ginagawa mo sa gubat na ito? Kung inyo pong magugunita, nakaraan na po ng 13 taon dito rin po sa mismong pook na ito, una tayong nagkakilala. At kung hindi po ako nagkakamali, kayo po ang unang taong nagbigay sa akin ng pakikiramay. At sino ako sa tingin mo? Isang taong ipinalagay kong dakila, isang taong alam ng lahat maliban sa akin na patay na. Ang kamatayan, labis kong ginamdam. Isang napakalaking lihim ang iyong nalaman. Isang lihim na pwede mong ikapahamak. Di mo ba naisip yun? Sa iyong nalaman, pwede kang maaari masawi sa aking kamay. Totoong naparito ako 13 taon nang nakakaraan upang dakilain ang nag-iisa kong kaibigan na nilaan ang kanyang buhay upang ipaglaban ang mga Pilipino sa mga mapangapi. At ngayon ako'y nagbalik upang ipagpatuloy ang kanyang nasimulan. At hindi ko to lubusang maisip na ang lasong iniwan ay lubusan ng kumalat sa lipunan at ang kabataan. Wala nang ginawa kundi sumunod, magpaalipin at hindi pinapakinggan. Nagkakamali ka, Ginoong Simon. Kung hindi nag-aaral ang mga kabataan ng wikang Kastila, di tayo pakikinggan ng pamahalaan. Ang wikang ito ay tuluyang pagbubuklod sa mga Pilipino. Isang pagkakamali, kailanman hindi magiging isang wikang pambansa. Aanhin natin ang wikang ito. Itatago lamang ang huwad na wikang ito, ang pagkatao at ang ating mga karapatan. Mali ang iniisip mo. At ano ang mapapala mo kung ikay makakapagtapos? Nakikita mo ba na malayang iyong bayan? Hahayaan mo bang mabulok ang bangkay ng iyong ina at ang iyong kapatid sa ilalim ng lupa? Pero ano ba ang gusto mong gawin ko? Isa lamang akong hamak na estudyante. Walang-wala sa buhay, hindi ko naman pwedeng hukayin ang aking ina at iharap sa hukuman at magbintang kung sino-sino sa mga Kastila. Kung nalaman mo ang isang lihim na kung mabubunyag ay kakasawi ko, ngayon, nasa kamay mo ang buong buhay ko, Basilio. Tayo ay nabibilang sa mga taong uhaw sa katuwiran. Tulungan mo ako pabagsakin ang pamahalaan. Diisipan ko muna, Ginoong Simon. Mamamatay ang mga mahihina, matitira ang mga malakas. Konting pagtitiis na lang, malapit na akong magtagumpay. Konting tiis na lang. Huwag niyong pintulutan yan, Gobernador General. Ang namumuno sa kanila ay mga binatang. Radikal ang pananalig at isa sa mga ito ay ang estudyante ni Padre Fernandez. Si Isagani ay mabuting estudyante. Sa tingin ko ay dapat pagbigyan ang mga estudyante. Ano sa palagay mo, Simon? Alalahan niyo po, General, na ang wika ay isang makapangyariang sandata. Pobres estudyantes. Ano, Keroga? Kamusta? Senyor Simon, mahirap. Mahirap aking negosyo. Mahirap. Iniligtas kita sa maraming opisyal na humihingi sa'yo ng pera. Pinautang ko sila upang hindi ka na maabala. Pero Senyor Simon, marami rin ang may utang sa akin na hindi ko masingil. Wala din silang binigay na resibo para masingil. Kung gayoy, ilapit mo sila sa akin, Keroga. Mailan nga pala akong ipapasoksok sa'yo na kahon ng baril at itago mo ito sa kamalig. Mahirap.
at mapanganib iyon, Senior Simon. Ang matakot, akong bahala. Nauunawaan mo ba ako, Kiroga? Oh, siya. Ikaw na ang bahala dyan, ha? Basta't hindi ako sasabit dyan. Si Dante ay nahuli na naman sa kanyang asawa. Hoy, sa akin ang lupang ito. Sadyang wala na talagang modo ang mga kabataan sa panahon ngayon. Paumanhin, Ginoo. Di ba't kayo ang dahilan kung bakit nabigo ang plano namin na nagtatag ng Akademya ng Wikang Kastila? Ako nga, kaya dapat nyo akong pasalamatan. Anong pasalamatan? Balak nyo bang dagdagan ng apat ng wika sa ating bansa? Lalo nang hindi tayo magkakaintindihan yan. Hit, Ginoo, sa paglaganap ng wikang Kastila, mas lalo tayong mapalapit sa pamahalaan at mas lalo tayong magkakaintindihan. Dahil sa ginawa mong ito, may dudulot ang mga pag-unlad ng Pilipinas ng 100 taon. Isang kamalian, anong balak nyong gawin? Patayin ang nyong katauhan? Ipaubayang nyong utak sa ibang pag-iisip? Lalo nang kayong magiging tilay at pepe. Ang ibig nyong sabihin, Ginoo? Ang wika ay salamin ng kaluluwa. Kapag inalis niyan, ay wala ng katarungan at ang bansa ay pwedeng mamatay kung ganyan ang inyong pag-iisip. Habang buhay kang nakagapos sa kapangyarihan ng Espanya nang walang kalayaan. Iyan ang iyong paniniwala, ngunit sa pamamagitan lamang ng pagsasawalang buhay, hindi nyo kami mapipigilan. Bubuhayin namin ang aming mga balak na sa amin ang panig ng batas. Kami ang nasa katwiran. Oh, Ginoong Simon. Kamusta na si Kapitan Tiago? Mahina na ang kanyang pulso. Wala na rin ganang kumain. Tuluyan nang kumalat ang lason sa kanyang katawan. Ano ba ang pakay mo, Ginoong Simon? Naparito ako para sa dalawang bagay. Ang kamatayan mo o ang kinabukasan mo sa panig ng umaapi o sa panig ng iyong bayan. Sa panig ng umaapi o sa panig ng inaapi, iyan ang hindi ko alam. Ngunit ang paghihimagsik ay pagpapatiokal. Paghihimagsik lang ang tanging pag-asa. Nasa karunungan ang pag-asa, subalit ang karunungan lamang ang siyang alang kamatayan. Pananalig sa karunungan at salitang pag-ibig ng bayan ang mga magkakaroon ng kahulugan. Nawawalan ka na ng prinsipyo at pansariling pangkatauhan. Nakikita kong hindi ka na isang Pilipino, kundi busabos ng Espanya. Iyan ay walang katotohanan. Sige, alang-alang sa alaala ni Elias. Pamunuan mo ang hukbo, lusubin mo ang Santa Clara. Buuhin mo ang isang taong ikaw lang ang nakakakilala bukod kay Kapitan Tiago, si Maria Clara. Huli na kayo, Senior Simon, sapagkat si Maria Clara ay patay na. Paano nangyari ito? Hindi! Hindi papatay si Maria Clara. Nililigtas ko siya. Nililigtas ko si Maria Clara. Nililigtas ko siya ngayon! Huminahon kayo, Ginoong Simon. Wala na kayong magagawa. Tanggapin na lang natin ang katotohanan. Namatay siya. Hindi man lang alam na ako'y nagbalik. Namatay siya. Na hindi man lang alam na ako'y buhay. Kristos Tumo Ibarra. Ako nga. 13 taon na akong nabubuhay na malayo sa bayan. 3 taon na akong naghihintay, nag-aalala, umaasa na maitutuwid ko ang iyong kamalian. Binilit mo si Maria Clara na ipakasal sa dayuhan. Wala kang karapatang ligtahan ang kanyang buhay. Si ang anak ko ay patay na. Maria Clara ay hindi mo anak. Ano ang ibig mong sabihin? Anak siya ni Padre Damaso. Ginoong Simon! O Basilio, anong sadya mo rito? Naging masama akong kapatid at anak. Nakalimutan kong napaslang ang aking kapatid at pinahirapan ang aking ina. Pinaparusahan na ako ng Diyos. Wala akong ibang naramdaman kundi galit at paghihiganti. Kasama na ako sa iyo, Ginoong Simon. Sandali, dinamita ba yan? Ngunit hindi basta dinamita lang. Naglalaman ito ng mga damdamin pinitis, mga kasawiang nambak at mapangati. At ngayong gabi, mapaparusahan ang mga matagal nang nagtatago sa katotohanan. Anong ibig mong sabihin?
Tawa ay kakasal ang anak ni Don Pilares. Magkakaroon ng fiesta sa kinabibihan. Ang lamparang ito ang magbibigay liwanag, ngunit pansamantala lang sa oras na ayusin ang mitsa. Boom! Sasabog ang bomba. Makakarinig ng pagsabog ang Pilipinas. Ano gagawin ko, Ginoong Simon? Dalhin mo sila sa bahay ni Quiroga. Dahil nandun ang mga nakaimbak, ang mga baril at pulbura. Ang pagsabog ay magiging hudyat. Upang sila'y magtipon-tipon at sumugod, ang mga mestizo, Indio, Inchik, Kastila, lahat sila ay masasawi. Ikaw ang mamumunod sa iba. Padre, El Hijo, El Espiritu Santo. Amen. Ano mo nagawa sa akin to, Paulita? Ginoong Simon, mabuti na lamat nakarating kayo. Halika't sama niyo kami sa pagganan. Tamat sa iyong mainit na pagtanggap, Doña Victorina. Ngunit ako'y hindi na magtatagal pa. Alis ka agad, hindi ako makapapayag. Halika't samahan mo kami. Ano ba ang regalo? Opo, dala niya. Kung ngayon, maghanda na kayo. Hoy, Sagani, saan ka pupunta? Pupunta ako si Paulita. Kailangan ko siyang makausap ngayon. Huwag kang tumuloy. Ngunit baka ito na ang huli naming pag-uusap. Huwag kang tumuloy. May dinamitang sasabog. Utang na loob. Huwag kang tumuloy. Ngunit iba na siya bukas. Isagani, binalaan na kita, kaibigan. Sana'y makinig ka na lang sa akin. Pagbalain ka nawa ng Panginoon na may kapal. Mag-ingat ka, kaibigan. Na naman ang lamparain niyan. Maraming salamat, Ginoong Simon. Ngunit, sigurado ka bang ayaw mo munang kumain kahit saglit lang? Sa iyong alok, ngunit may mahalaga talaga akong gagawin ngayon na hindi maaaring pagpaliban. Pasensya na. Sige, mauna na ako. Maraming salamat, Ginoong Simon. Oh, Senyor Simon, bakit ka nagmamadali? Huwag ngayon, Quiroga! Ako'y nagmamadali! Ang ganda na ilang parang galing kay ay sandali na matayin sandali. Huwag kang mag-alala, maraming naman itong ayusin. Teka, ano ito? Marin, Tassel, Paris, Juan, Cristo mo, Ibarra. Masamang biro yan. Ano ba kayo? Huwag kayong mabahala. Dahil hindi naman siguro totoo yan. Ngunit ito'y nanggaling sa isang taong matagal ng patay. Tunay ngang masamang biro ito. Ngunit ito'y sulat ni Crisostomo Ibarra. Hindi kaya gusto niya tayong patayin? Huwag niyo nang alalaanin iyan. Ituloy ang kasiyahan. Padre Irene, pakitaas naman ang bitsa ng lamparan yan. Sige, saglit naman. Magdanakaw! Yan ang hudyan! Sugod! Ang lamparin yun ay isang dinamita. Buhay si Cristo mong Ibarra. Marahil pinagmamasdan niya tayo. Marahil ay ganun na nga. Ito ay bahagi ng kanyang plano. Ngunit, paano siya nabuhay? At anong nainis mo na nagbigay ng lamparin yun? Alam ko na na si Simon ay si Cristo mong Ibarra. Simon? Isang taksi! Hanapin at huliin si Simon! Senyor Simon, masamang balita. Hindi natuloy ang pagsabog. Bakit? Si Sagani, tinapon niya ang lampara sa ilog. Tumakbo ka na! Pero... Sige na! Iligtas mo yung sarili! Bilis! Ako nabigo. Bakit ako pinaparos sa aking nagalato? Tapos na ang aking misyon. Senyor Simon, Diyos ko! Sandali, tatawag ng doktor! Huwag na kayong mag-alala, Padre. Mangyari nang nangyari kung mga gabi na. Nais ko sanang sabihin sa inyo ang aking bihim. Handa akong makinig, Senyor Simon. Totoo naman nga Diyos, hindi ba? Oo, Senyor Simon. At ang Diyos ang tumutulong sa atin kung wala tayong mapupuntahan. Dre, tulungan niyo po ako. Ayokong mamatay na may dalang kasamaan. Nais ko sanang magkumpisal sa iyo. Handa akong makinig, Senyor Simon. Hinaan ko pa ang lahat ng ito.
dahil galit na galit ako sa mundo. Noon, bumalik ako upang maghigante. Maghigante sa mga tao na umapis sa akin. Diyos ko, patawarin ka ng nawa ng Panginoon. Anak, palagi mong tatandaan ang buhay ay di lang masaya. Minsan kailangan din natin makaranas ng sakit upang tayo matuto. Tandaan mo na walang madudulot ng maganda ang paghihiganti at pagdudulot lang yun ng panibagong kasamaan. Ako lang ay intindihan bakit ako ang pinaparusahan. Di ka niya pinaparusahan, anak. Yan ay isang pagsubok lamang na kailangan mong tagpasan. Hindi ka niya bibigyan ng isang pagsubok na hindi mo kayang tagpasan. Intindihan ng Diyos na ikaw ay naipit lang sa isang puot at galit sa iyong puso kung bakit mo nagawa ang ganitong bagay. Palagi kang may tuturan sa buhay at mga pangyayari sa mga plano mo. Ginusto ng Diyos na hindi niya sigatuparan dahil alam niyang ito'y mali. Maraming salamat, Padre. Ang kasamaan ang siyang nagiging lason sa lahat ng tao. Ito ang nagpapabulag at nag-uudyok na gumawa sila ng kasalanan. Kung may taong nangangailangan na mas malinis na hangarin, ipahintulot sa Diyos na ika'y matagpuan. Samantala dyan ka muna sa ilalim ng dagat tuwing saan hindi makakapalugit ang kasamaan.